What's up mga kap? And today is our part 2 of Barkada sa iyo with our special guest, Koji! And Olivia. And Olivia. Hi, Olive! Pagtsagaan nyo na muna, barkada serie, pero parang... Si Koji na muna. Ako ulit, parang wala kaming ibang kabarkada dito sa Halifax. For today, is Koji ngayon muna lang. Yung at. Ngayon lang, maybe sunod na mga vlog. But then, na barkada serie, we have lots of surprise guests with our barkada serie. Medyo busy lang mga kap yung ating mga barkada dito because dito sa Canada, we need to set schedule because, of course, may mga trabaho, may mga family life, may mga travel, kung anong ginagawa sa kanyang buhay-buhay. But we will make sure that we will have a very unique story with our Barkada series. So before we start our story today, what's our story today, bro? So ngayon, dahil nga nagpasyal tayo, pag-aralan natin yung public transportation dito sa Halifax. Yes! So today is all about public transportation. So before we start, don't forget to like, share, and subscribe to our When in Halifax. All right. With regards to public transportation. Okay, public transportation. Kaya tayo nandito sa bus stop. Wala? Okay. So, compare natin. Madali lang naman ang public transportation dito sa Halifax. Lalo na pag kinumpare mo sa Manila. So, the first thing you will do is, you will download yung app. So, pwede siyang Android, pwede siyang Google. Tapos, download mo lang Transit yung pangalan ng app. So, very straightforward naman yung app. Very basic lang siya. Pagka nandun ka na dun sa app, i-input mo lang naman kung saan yung destination mo. Tapos, pagka na-input mo na yung destination mo, ang kagandahan dun sa app, papakita niya yung choices na pwede mong sakyan na bus. Papakita rin niya yung line or yung bus route kung ano yung pwede mo sakyan. Kasi hindi naman pare-pareho yun eh. May iba-iba siyang mga choices. Tapos yung times niya. Tapos from there, mapaplano mo ng mabuti kung saan ka pwedeng sumakay. So things na kailangan mong consider. First yung bus stop. Titingnan mo yung bus stop. Meron siya naka-indicate doon yung number ng bus na sasakyan mo. Kasi minsan nakakalito yun dahil... Meron na. Pagka in-input mo sa map, minsan hindi mo makita kung sa left side ba siya or right side. Yun yung mga unang naging problema namin nung pagdating namin dito. Pero pag nasanay ka na, lahat yun madali na. Bro, yung pagdating mo dito, nahirapan ka ba? Especially with Olivia. Actually, hindi naman. Basta ma-familiarize mo na yung sarili mo dun sa app. Alam mo na kung saan ka pupunta, anong oras at anong oras mahahabulin yung bus, okay ka na. With kids naman kami, nung dumating kami dito, si Olivia, naka-stroller pa. So, doon mo makikita yung buses dito, mas, yung ano sila, very accommodating sa mga strollers, yung mga elderly, meron sila yung sinasakyan nila, ganun. Normally, yung spaces sa harap, reserved for that, at saka yung sa mga handicap. So, hindi ka mahihirapan. Tapos, yung mga bus, malilinis, spacious. Although syempre minsan machempo ka, talagang parang sa Pilipinas din yung sardinas din style na talagang nagsasama-sama kayo, pero madalang yun. Normally nasa pag-ayos mo lang ng schedule yun. Pero overall yung experience, wala namang problema, masaya at madali mong mapag-aaralan.
magsumakay ng bus? Okay, so mga kailangan mo para makapag-bus dito, okay? First of all, ticket. Pwede mo lang siyang bilhin sa Shoppers Smart, okay? So it's either bibili ka ng I think 10 yata, 10 tickets or yung card na good for 1 month. Recently nagtaas sila ng presyo. Dati from $20, alam ko parang 24 na yata ngayon eh. So yun yung choices mo. Shoppers lang tapos yun lang ang ano. Tapos ang okay pa sa bus, pagka ginamit mo yung ticket mo, kanya nagbigay ka ng ticket, parang normally pwede kang maghingi ng transfer na pwede kang bibigyan kanila ng parang 2 hours from the time na ginamit mo yung ticket mo, pwede ka pang sumakay pabalik. So parang pag nahabol mo yon, 2 trips ka pa, di ba? So the only time gagamit ka ng bago is pag hindi ka umabot dun sa window na yun. So minsan swerte, minsan yung bus driver bibigyan ka ng 2 hours, minsan pag generous bibigyan ka ng mas madami, champuhan din talaga. So yung sa tickets, 10 yun. Pwede naman yung bus pass nga, which is good for 1 month. Pagdating mo lang dun sa loob ng bus, papakita mo lang siya dun, para ka lang nagpakita ng ID. Parang, ito yung ano ko, ganun. Tapos papasakay nga na dun, wala nang problema. Normally yung mga students, tsaka yung mga nag-o-office, yun ang kinukuha nila. Mga Caps, thank you for watching When in Halifax, and don't forget to like, share, and subscribe. And of course, abangan nila ang ating Barkada series every Thursday, and small tips. Tips and about stories about life in Canada sa mga kabarkada natin dito sa Halifax. Ayan. Kaya na lang dumating sila at kumiko. Ayan mga Caps. So and of course, Thursday is our Barkada series, and Friday Halifax time, we have a live streaming with Welcome to East Coast Filipino Portal. Of course, we have live streaming on East Coast Filipino Portal, 8 p.m. Halifax time, and When in Halifax Q&A live streaming. Yes, Friday 12 midnight, Saturday 12 noon Manila time. Ayan. Grabe. Ang galing, ang dami. Thank you. Ginalingan. Thank you very much, Cap, to watching our When in Halifax. Bye. See you in our next Barkada series. Bye.